sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad na ng pangako? Sino ba sa kanila ang nakadeliver ng mga sinabi nila noong nasa kampanya pa sila? Aba, singilan na ito! Samahan mo ako, Lorante Rosales, sa pagsingil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin? Oras na naman ang singilan. Oras na para habulin ang mga pangakong iniwan ng ating mga public servant noong panahon ng eleksyon. At ngayong araw, makakasama natin ng live para gisahin at hanapin ang kanyang mga nagawa mula sa kanyang mga pangako. Ang Vice Presidente ng ating bansa. Walang iba kundi si Vice President Lenny Robredo. Kung inyo pong natatandaan, si Vice President Lenny ang byuda ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Si VP Lenny po ay kilalang advocate ng human rights at bago po manalo bilang Vice President ay naglingkod bilang public attorney. Huwag na nating patagalin pa. I-welcome na natin si Vice President Lenny Robredo. Vice President Lenny Robredo, diretso na po tayo sa inyong mga campaign promise na dapat sigilin namin sa inyo para sa bayan. Una po dito yung housing program. Kumusta na po? Ito yung housing program. Mula nung nag-resign tayo sa HADC, wala na tayong direktang mandato para asikasuhin to. Pero ginawa namin itong programa ng opisina ng pangalawang pangulo. Kabahagi na to sa Angat Buhay program namin. Yung ako ay nasa HADC pa, maraming mga existing na mga relocation sites na walang tubig, maraming problema. Yun yung inaasikaso namin. Opo. In fact, yung pinakauna naming inasikaso, yung kakulangan ng tubig sa relocation sites sa Bulacan. Nakipag-areglo kami sa, hindi lang sa mga government offices, pero pati mga private. Gaya ng Bukawe. Alam mo yung Bukawe, pinag-usapan namin yung Iglesia ni Cristo. Yes. Na kung pwedeng mag-tap sa water supply ng Philippine Arena para magkaroon ng water supply yung ibang relocation sites sa Bukawe. At mapalad kami at sumunod sila. Pumayag sila na pwede dong mag-tap. Kaya malaking bahagi. Maraming hindi kayang gawin ngayon kasi wala na sa akin yung mandato. Wala rin kayong pondo? Wala din kaming pondo para sa housing. Pero ito, yung ginagawa talaga namin, yung mga nakikita namin ng mga communities na nangangailangan. Halimbawa sa Kabanatuan. Sa Kabanatuan, meron dyan isang housing para sa Bajaw settlers. Apo. Ang kailangan din tubig. Apo. So naghanap kami ng partner para maglagay ng mga deep well. Naglagay na yung lungsod, yung city government, naglagay si Mayor Vergara, dinagdaga namin. Pero yung mga ganito, yung mga walang kuryente, merong mga lugar na marami pa talaga mga lugar ang walang kuryente, pero off-grid kasi sila eh. Yes, ma'am. Parang wala sila sa, hindi sila saklaw ng kahit anong grid na pwedeng mag-supply. Yung mga partners naman namin nagsusupply ng mga solar lamps, mga solar panels. Yung isang halimbawa dito sa Mindoro, sa isang Mangyan community, naglagay tayo ng solar panels. Dito sa Agutaya, sa Northern Palawan, naglagay tayo. At marami pang ibang lugar. So ito mga to, mga private sectors initiative. Oo, with kasi, your help? Kasi walang pondo yung aming opisina, except this year. Nagranta na kami ng 20 million. Okay. Ito si Senator Soto during the budget hearing sa Senado. At tinatanong kami kung magkano daw yung pondo ng Angat Buhay. Nung sinabi namin sa kanya, sir, wala pong pondo yung Angat Buhay. Siya yung nag-propose na singitan ng 20 million. Malaking bagay ito. Kahit maliit siya compared sa ibang government offices, malaking bagay ito kasi makakatulong na ito in the sense na dependent kami sa private help. Eh. Yes. Nung nakaraang taon, yung first year namin, yung nakalap namin na pondo, almost 150 million pesos. Okay. Pero lahat, itong pondong ito, talagang halos lahat private. Pero ngayon na meron na kaming pondo for Angat Buhay, malaking tulong. Alright. And yung pong kababayan natin, million-million pa rin yung may backlog sa housing units. Kahit matagal na kayong nagbitiw bilang HADC chair or housing czar, ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Parang may ginagawa pa ba ang gobyerno para sa kanila?
ngayon medyo nag-aalala tayo. Kasi yung nakaupo ako, yung pinaka-direction talaga na number one, yung aming ginawa nun, ayusin yung mga bottlenecks. Dati kasi nakakasagabal. Halimbawa yung Yolanda. Yes, ma'am. Yung Yolanda, hindi pera yung problema. Maraming propaganda na may korupsyon, na wala yung pera. Pero nandyan yung pera. Opo. Pero kaya ang tagal, kasi yung sarili nating regulasyon, yung nakakapatagal. Halimbawa, hindi pwedeng gumastos ang NHA kung hindi titled yung property. Yes. Eh sa probinsya, ang daming walang titles. So kami, yun yung nilakad namin. Nagkaroon kami ng interagency agreement. Mm-hmm. Nandun yung BIR, nandun yung iba't ibang mga ahensya na magkasundo-sundo na yung mga requirements, hindi ganun ka-stringent. Yes. Halimbawa, kung walang title, yung ibang evidences of ownership, halimbawa tax declaration, pwede na yun. Yes. Yun, it was meant na gawing mas mabilis yung pag-asikaso ng housing kasi meron namang pera. Pero parang hindi ito na, parang hindi siya nasundan. Okay. Pag hindi nasundan kasi, halimbawa sa Marawi, pumunta ako sa Marawi, dinidiscuss sa akin nung taga-Hudsey din na problema pa din yung titles. Kaya sinasabi ko sa kanya, ginawa na naman niya ng paraan. So parang hindi na take advantage yung initiative na ginawa. Pangalawa, yung inaasikaso, ginawan sana namin ng priority yung Metro Manila. Yes, ma'am. Kasi dito, dito settlers. Pinakamalaki yung backlog. Opo. Pero sa amin kasi, hindi kami pabor na ililipat sila sa napakalayo. Nailipat sila sa napakalayo kasi pag... Malayo sa trabaho, malayo sa pag-eskwelahan. Pag i-analyze mo yung sitwasyon ng mga nilipat sa malayo, hindi naging successful. Ang ginagawa nila, kinukuha nila yung allocation para sa kanila, pero hindi, bumabalik. Bumalik pa rin. Kapag bumalik sila, informal settlers pa so, din. So, we're going in parang recycle lang. Oo, kaya problem. yung meron na kaming naumpisahan nun, kausap ko nga nun si Congressman Albie Benitez. Yes, ma'am. Kasi siya yung housing committee chairman sa House, saka sa Senado naman si Senator J.V. Ercito. Meron kaming parang survey ng lahat ng government properties sa Manila. Apo. Sa Metro Manila, yung suggestion sana namin noon, yung lahat na government properties na hindi naman ginagamit. Mm-mm. O dati nang ino-occupy ng informal settlers, i-award na. Okay. Para maayos na yung mga settlements. Kasi okay. Ngayon talaga maayos. Pero more than a year na wala ako sa Hudsey, parang hindi siya umuusad. Oh. Kaya syempre, parang anak mo eh. Apo. Parang anak mo na iniluwal mo, mm-hmm. tapos iniwan mo, nasa ospital pa lang. Mm-hmm. So, failure pa. Medyo, hindi naman natin sasabihin na failure kasi talagang pag-usapin na housing matagal. Pero pag ikaw kasi yung nanonood, tapos meron ka ng effort na ginawa dati, parang maiinip. Maiinip ka na parang yung naumpisahan, hindi nasusundan. Okay. Yung NHA, malaki yung binawa sa budget ngayon. Okay. Yun yung mga inaalala na nakita mo na kasi yung sitwasyon eh. Parang nakita mo na yung sitwasyon, alam mo yung posibleng solusyon. Pero naiinip ka lang na hindi siya umuusad na gaya nung dating plano. All right, ma'am. Going to another campaign promises mo nung eleksyon. Isa rin po sa inyo naging pangako yung zero hunger and anti-poverty. Ano po ba yung mga programang sinusulong niyo para mabawasan ang kagutuman at kahirapan ng ating mga kababayan bilang pangalawang pangulo? Ito priority talaga 'to. Nung nasa Kongreso pa kasi ako, sa 16th Congress, ako yung principal author ng isang panukalang batas on hunger and food security. Kaya lang hindi yun naipasa bilang batas, kinulang ng oras. So, nung naging pangalawang pangulo na ako, isa ito sa pillars ng Angat Buhay. Yeah. Yung nakakalungkot lang kasi sa pagpasok namin, yung 2017 na figures, tumaas pa yung malnutrition natin. Mm-hmm. Gustong sabihin, tumaas siya habang yung ibang mga bansa bumababa yung malnutrition rate. Meron tayong maling ginagawa. Yeah. So, nag-lead ako ng isang parang technical working group. Ako yung chairman nun. Apo.
Pero kasali doon yung iba't ibang mga organisasyon na mayroong programa sa hunger and food security, yeah, gaya ng World Food Program, mm-hmm, yung Nutrition Council of the Philippines, at iba, mm-hmm, iba pang mga agencies, yung Feed the Hungry, Save the Children. Okay. Nandiyan na yung resulta. Mm-hmm. So ngayon, nakiki-engage kami sa Department of Health. Dati, nagmi-meeting na kami nina Secretary Pao Ubial, mm, na gusto namin na mag-take ng active role dun sa first 1,000 days program. Yes. Kasi napansin namin, isa sa mga pagkukulang natin, maraming intervention ng gobyerno, pero yung intervention nag-uumpisa pag school age na yung bata. Apo. At tingin natin, masyado na yung huli. Mm-hmm. Kaya yung first 1,000 days program ng DOH, mm-hmm, very supportive tayo doon. Gusto nating mag-participate. Ngayon, humihingi ako ng appointment kay Secretary, mm-hmm, Duque, mm-hmm, para i-update siya. Kung ano yung ginagawa ng opisina namin, ano yung gusto naming itulong. Kasi tingin namin, mm, hindi kayang maalis yung hunger. Yeah. Hindi kayang matanggal yung malnutrition kung feeding lang tayo ng Tama feeding. Po. Kailangan itreat talaga poverty. Tama po. Doon sa mga lugar na nandun yung angat buhay, pinatawag namin yung mga magulang, uh-huh, ng mga batang malnourished at common. Uh-huh. Yung mga magulang ng mga batang malnourished, walang maayos sa trabaho. Uh-huh. Kaya yun yung gusto nating tulungan. Kasi ano naman yun? Cycle. Uh-huh. Kung hindi sila nabibigyan ng sapat na hanap buhay, uh-huh, kahit pa mag-feeding ka ng feeding ng anak nila, hindi talaga gagaling. That's correct, ma'am. And going to angat buhay, singit na lang natin yung tanong, may budget po ba kayo dito sa angat buhay? Parang paano nyo patutupad dito kung wala naman kayong pondo? Ngayon, yung first year namin from October 2016 until the end of 2017, yes, ma'am, nag-survive kami na dependent lang kami sa pondo ng aming partners. Mm-hmm. Ang gusto kong sabihin, yung nakalap namin na almost 150 million at nabigay na tulong yon sa aming communities, galing yon sa aming mga partners. Mm. Pero ngayong start ng 2018, nabigyan kami ng 20 million na pondo. Mm. Gaya na sabi ko kanina, patuloy yung konsepto. Yung pagtulong, ang strategy, kami lang yung tulay. Apo. Kami lang yung tulay. Link. Galing sa gustong tumulong, mm, sa mga saka sa tutulungan. Apo. Pero ngayon na meron ng 20 million, yung mga nakikita namin na mga problema, mm, na hindi, wala kaming mahanap na partner, opo, na pwedeng sumagot, pwede na yung opisina namin. Ayun. So, yung ibang issue po, pwede namin kayong tanongin. Oo naman. Hindi na sa campaign promises ito. Sige. Ito po, yung unang tanong ko, ma'am. Kumusta po ang working relationship niyo with President Rodrigo Duterte? Yun ngayon kasi bihira na kami magkita. Mula nung nawala ako sa kabinete, wala nang regular na pagkikita except sa ilang mga okasyon. Hindi kayo nagkokontakan sa cellphone? Hindi. Yung planong pag-uusap, hindi natuloy. Okay. Pero sa akin naman, yung sa akin, parati ko naman itong inuulit. Mm-hmm. Sa mga programa ng Pangulo na nasang-ayon tayo, gaya nitong anti-poverty, yes, ma'am, all out tayo. Yes. Pero housing. Hindi... Sa housing, marami naman. Merong mga hindi pinagkakasundoan. Yes, ma'am. Sa paniniwala, sa prinsipyo. Pero sa akin, iset aside yun, ano naman ako, very vocal ako doon sa mga bagay na hindi ako sang-ayon. Pero sa mga programang pareho kami ng paniniwala, kailangan magtulungan. Alright. Next issue po yung reaction nyo sa implementasyon ng train law. Mukhang sa pulpurito yung ipinaglalaban yung nasa laylayan, mga mahihirap. Alam mo, naiintindihan natin kung bakit kinakailangan. Mm-hmm. Itong programa ng gobyerno ng build, kailangan siya. Okay. Meron lang ilang provision. Mm-hmm. Actually, tinulungan nga namin yung Department of Finance before, mm-hmm, na ipaliwanag ito sa taong bayan. Mm-hmm. Meron lang mga nakakabahala, mm-hmm, meron mga nakakabahala mga provision na tingin natin anti-poor. Okay. Yung isa nitong kine-question ko, yung halimbawa yung taxes sa mga sasakyan. Yes. Yung tanong ko, bakit sa mga sasakyan na medyo mura, tinaasan ng grabe yung taxes? Mm-hmm. Naiintindihan naman natin na sobrang dami na ng sasakyan, mm-hmm, kaya nagkakabuhol-buhol yung traffic, naiintindihan natin yun.
Pero ang hindi natin maintindihan, bakit yung luxury vehicles, mm-hmm. yung mga Lexus, mga Porsche, yung mga mm-hmm. yung mga luxury high-end vehicles, mm-hmm. na dating 60% yung tax, binabaan patuloy. Oh. 40% na siya mm-hmm. ngayon. Parang mahirap siyang intindihin. Mahirap siyang intindihin kasi 'di ba ang sinasabi na yung sadya ng train law, mm-mm. parang yung mas mayaman, mas malaki yung taxes na babayaran niya para yung mas tumulong dapat siya sa mas mahihirap. Correct. Yun yung number one. Apo. Number two, totoong maraming matutulungan as far as yung pagbaba ng buwis is concerned. Mm-mm. Pero yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Yan ang matindi. Paano tutulungan yung pinakamahihirap? Yes. Merong explanation nito, actually, na imbitahan namin. Sa isang programa ko din, na imbitahan namin si Yusek Carl. Ito yung tanong natin. Yung hindi magbe-benefit sa lower taxes, kasi dati namang hindi nagbabayad ng taxes. Ito yung mga mahihirap talaga. Opo. Hindi siya nag-benefit, pero ang binibili niya mas mahal. Ano yung tulong ng gobyerno? Meron din ditong programa. Bibigyan siya ng parang 200 pesos a month, yes. na tulong. Pero medyo may problema pa kasi yung procedure. Yes, ma'am. Yung mga 4-piece, dati na yung kasali, pero meron pa idadagdag sa mga 4-piece, yung mga mahihirap na hindi nakasama. Mm-mm. Pero ngayon, parang malabo pa kung paano gagawin. Mm. Parang ang sinasabi, hindi pa nga alam nung mga magbe-benefit na kabahagi siya doon. Oh. Aayusin pa yung pagbigay. Ang target nila first quarter of the year. Okay. Pero parang gahol yata sa panahon. Uh-huh. Pero nagtaasa na yung presyo. Okay. So paano magko-cope yung mga mahihirap? Yes, ma'am. Yung pangatlo, totoo na sa computation ng train loan, napaka-negligible nung itataas. Yes, ma'am. Pero nag-worry tayo kasi halimbawa gasolina, pang pitong taas. Linggo na yata ito na tumataas siya. Yes. Paano yung assurance na, di ba, makokontrol ng, yes. ng gobyerno ito? Hindi lang gasolina, pero kuryente. yung kuryente, tubig. Yung mga bilihin, lahat na siya nagtataas. Yes. Yung pakiusap natin sa pamahalaan, although naimbita din namin yung DTI at meron silang assurance apo. Na magiging very active sila sa pagbantay, sana doblehin. Apo. Doblehin yung pag-asikaso. Kasi ang dami na ngayon. Marami tayong natatanggap na reports, mga mall, mga tindahan, pati yung mga sa supermarket. Mga sa supermarket na mga vendors, nagtataasa na ng presyo. So, paano ito makokontrol? Okay, ma'am. Last two questions bago tayo punta doon sa fast talks sa millennials, fast talks natin. Any statement sa muling pagkakatupad ni Pangulong Duterte ng War on Drugs na under pa rin sa PNP? Di ba, kinwestiyon yan dati dahil sa extrajudicial killings. Medyo maiksing tayo, sagot na lang tayo. Nag-aalala. Mm. Nag-aalala tayo kasi dahil sa dating karanasan natin. Yeah. Nung unang tokhang, maraming namatay. Opo. Ang ngayon, meron safeguards na sinasabi sa atin, meron safeguards na nilalagay. Pero hindi siguro maaalala sa atin lahat yung pag-aalala. Halimbawa, nung weekend lang, ilan ba yung pagbasa mo ng dyaryo ngayon, ilan na naman yung namatay nung weekend? Sana bigyan tayo ng assurance. Sana bigyan tayo ng assurance na walang patayan. Okay. Kasi marami namang nag-launch ng mga sariling programa, pati yung opisina namin, na pwede naman itong masolusyonan na walang kailangan na pinapatay. Yes, yun yung una. Pangalawa, kahit panibago na yung rules of engagement pagdating yes. sa tukhang, sana hindi nakalimutan yung mga nabiktima. Mm. At sana papanagutin. Papanagutin yung mga pulis na nagkasala. Apo. Kasi naaapektuhan niya yung buong institusyon. Mas marami naman na pulis yung matitino eh. Apo. Pero dahil merong mga pasaway, apektado niya yung buong institusyon. Yes, at kung hindi papanagutin sila, apektado talaga. Tama. At mahirap ito. Alright. Last question po sa issue na yan. Ano po yung latest sa electoral protest niyo with Senator Bongbong Marcos sa presidential electoral challenge? Noong Martes, nagsimula na yung retrieval of ballots. Apo. Kasi yung hinihingi ni Bongbong Marcos ang magkaroon ng recount. Yes, ma'am. At sinabi ng Supreme Court na kailangan pumili ka ng 3 pilot provinces na bubuksan yung mga ballot boxes para tingnan natin kung may dahilan para mag-recount. Okay.
Ang pinili ni Bongbong Marcos, yung mga probinsyang matataas yung aking boto. Mm-hmm. Camarines Sur, Iloilo, Negros Oriental. Hindi ko alam kung ano yung strategy nila. Mm-hmm. Pero yun, kami very cooperative kami along the way. Nung Tuesday, nag-start na ng retrieval ng ballot sa Camarines Sur. Yung buong team namin, buong legal team namin bumaba. Mm-hmm. Yung mga abogado, watchers, revisors, etc. Mm-hmm. Pero nakakagulat, walang representative doon si Bongbong Marcos. Okay. Wala doon yung mga abogado niya, wala siyang watcher, walang kahit ano. Nakakabahala kung ano na naman yung pinaplano. Kasi ikaw nito nag-request, bakit mukhang hindi ka naman interesado sa resulta? Yes. Okay. Kami talagang tinututukan namin kasi gusto namin maging malinis lahat. Yes, ma'am. Pero bakit ganon? Okay. Bakit parang mas interesado pa kami? Yes. Kasi kami, yung propaganda niya, hinaharang daw namin yung recount. Hindi yung totoo. Kasi gusto nga namin matapos na eh. Kasi hanggang hindi siya natatapos, nagkakaroon siya ng platform na magpropaganda na hindi totoo. Yes, ma'am. Eh pag natapos na to, di alam na ng tao na talaga ako yung nanalo. Alright. Ma'am, magtungo na po tayo doon sa ating pinakaabangan, Fast Talks. Bibigyan niyo lang po ako ng reaction. Okay. Facial or any statement? Pwede facial. Facial or reaction dito sa tatlong larawan lang naman ito. Una, okay. Papakita ko sa inyo yung pinakapaborito kayo. Si Mocha Uson. Oh, number one fan. Number one fan. Wala. Hindi. Una, hindi ko naman siya nababasa, hindi ko naman, yun sa akin lang siguro, halimbawa siya ng isang public official. Alright. Na hindi dapat tularan. Okay. Paalala, siguro mahalaga yung kanyang presensya, pagpapaalala sa atin. Yes. Na tayo lahat ay public officials na sinasweldohan ng taong bayan. Okay. Mas mataas yung antas ng tiwala at yung demand ng taong bayan sa atin. As public servants. As public servants. Yeah. Hindi lang sa ating gawa, mm-hmm. pero sa ating salita, sa ating demeanor. Yes. Kasi tao yung nagpapasweldo sa atin. Yeah. Okay. Okay. Next, isa pa yung kalaban, Senator Bongbong Marcos. Yung sa akin lang, ito pagkakataon sana. Mm-hmm. Pagkakataon sana na baguhin yung imahen. Okay. Baguhin yung imahen ng mga Marcos sa atin. Alam natin kung gaano ka dilim. Mm-hmm. Yung pinagdaanan natin dahil sa mga pang-aabuso na nangyari mm-hmm. nung panahon ng kanyang tatay. Okay. Ito sana, parang meron siyang pagkakataon na i-redeem yun eh. Alright. Pero parang mas pinili niya na sundan yung dating ginagawa. Alright. Thank you. And last but not the least, nami-miss niyo ba ito? Oo naman. Palagay ko hindi naman ako pinapabayaan. Alright. Palagay ko kasama ko araw-araw. Alright. Hindi ako politiko eh. Okay. Naging nakapasok lang ako dahil sa kanya. Mm. Kaya tingin ko hindi niya din ako maiwan kasi alam niya na siya yung salarin eh. Ah. Siya yung salarin kung siya yung bakit nagtulak sa inyo. siya yung dahilan kung bakit andito ako. Okay. Kaya maraming mga pagdedesisyon, maraming dati hindi ko naman alam. Apo. Na bigla na lang alam ko. Tingin ko siya 'yon. Is he your guiding angel? Oo naman. Sabi ko nga parang hindi yata natatahimik kasi nalagay ako sa alanganin dahil sa kanya. Alright. Maraming salamat, maraming Vice President Lenny Robredo, sa iyong napaka-informative na mga pagtalakad niyo sa amin. Maraming salamat po. Once again, maraming salamat, VP Lenny. Tandaan ang mga pangako ginagawa at hindi dapat napapako. Dahil dito sa Sagot sa Bayan, hindi namin lulubayan ang mga tagapaglingkod ng bayan. Nangako ng pagbabago, sisingilin at tututukan namin kayo dahil ang bawat salita dapat ginagawa. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin. Sa ngalan po ng ating nakasama ngayong araw na si Vice President Lenny Robredo, ako po si Florante Rosales. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo alas 6:30 ng gabi sa DZRH News Television, DZRH Facebook,
at YouTube channel. Bye! Sa mga pangako nila, ano na? Sa mga binitawan nilang gagawin nila, ano na? Sa mga iniwan nilang trabaho ng aksyonan daw nila, ano na? Sino ba sa kanila ang nakatupad na ng pangako? Sino ba sa kanila ang nakadeliver ng mga sinabi nila noong nasa kampanya pa sila? Aba, singilan na ito! Samahan mo ako, Dorante Rosales, sa pagsingil ng mga utang na pangako nila. Alin dyan ang natupad? Alin dyan ang nakabitin?